Sa kalagitnaan ng biyahe, walang ano-ano'y biglang liliwanag ang checklight malapit sa speedometer. Subalit sa isang iglap, bigla rin itong naglaho, kaya isang malaking misteryo pa rin kung ano ang dahilan ng pag-ilaw nito. Musta ka tanglaw? Technical error lang ba ang nangyari sa iyong sasakyan nang mag-checklight ito? O baka naman ito ang kanyang paraan ng paghingi ng saklolo mula sa maaaring panganib na mangyayari? Iyan ang aalamin natin at tatalakayin sa video na ito. Tara! Ngayon, kapag nangyari ito sa iyong checklight, ibig sabihin ay mayroong mali sa emisyon ng iyong sasakyan. Ang steady light ay nangangahulugang hindi gaanong malala ang problema sa emisyon. Habang ang kumukurap-kurap na pag-ilaw ay isang senyalis ng seryosong suliranin. Para sa iyong kaalaman, hindi pambihira ang kaganapang ito dahil talagang naluluma ang mga bahagi ng emisyon. Hindi kalaunan, kakailanganin talagang palit-palitan ng mga parteng hindi na gumagana ng maayos. Gayunpaman, minsan ay maagang naluluma ang mga parte dahil sa maling mga gawaing maaaring nakasisira o pumapago dito. Kung inabutan ka ng problema sa gitna ng kalsada, mainam na kumonsulta na habang maaga sa pinakamalapit na talyer. Karaniwang mayroon silang OBD2 reader device na ikinokonekta at doon na nila makikita kung anong bahagi ang may mali. Mapalad kung mayroon ka nito at kaya mo nang mag-diagnose ng problema ng iyong sasakyan. Ito ang karaniwang dahilan kung bakit umiilaw ang iyong check lights. Ang pinakauna, sirang oxygen sensors. Sinusukat ng oxygen sensor ang mga hindi paggamit na oxygen sa loob ng sasakyan. Kung hindi ito maaagapan agad, mauubos ng mas mabilis ang iyong gas at maaaring mapuruhan ang spark plugs at catalytic converter. Siya nga pala, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe bago tayo tumungo sa susunod na bahagi. Ang ikalawa, sira, maluwag o nawala ang gas cap. Madaling malaman kung may problema ang iyong gas cap dahil sa kapansin-pansing pagsingaw ng gasoline vapors. Tatagas ito sa sirkulasyon ng gas tank, subalit minsang-minsan recirculation lines, fittings at connectors ang salarin. Hindi magfa-function ng tama ang recirculation system at mabilis na mauubos ang gasolina kapag hindi ito inagapan. Ang ikatlo, pangit na catalytic converter. Imbis na ilabas bilang carbon monoxide, ginagawang carbon dioxide ng catalytic converter ang hangin mula sa loob ng sasakyan. Medyo masela ng problemang ito at hindi naayos kaagad ang problema kung papalitan lang basta ang converter. Huwag nang patagalin ang problemang ito dahil hihina ang performance ng iyong bihikulo. Hindi gaanong efficient sa gasolina. Hindi makakalusot sa emission test at lalala ng lalala lamang ang suliranin. Ang ikaapat, mass airflow sensor. Kinokontrol ng MAF ang hangin pumapasok upang malaman kung gaano karaming gasolina ang kailangan sa pagpapagana ng iyong sasakyan. Sensitibo ito sa alikabok at dumi. Kadalasang nareresolba na sa paglilinis ng sensor gamit ang MAF cleaner. Minsan na may kailangan na talaga itong palitan. Bababa ang performance ng kotse kapag ipinagpapaliban ng isyong ito. At maaari pang maging sanhi ng problema para sa ibang bahagi. Ang ikalima, misfire. Kapag namali ang paghahalo ng hangin at gasolina sa combustion chamber, magkakaroon ng misfire. Maaari itong defective na ignition coil, defective na fuel injector, pagtaga sa vacuum, sirang spark plugs o maling compression. Maaari ring maging multiple cylinder misfire ang nangyari, kung saan higit pa sa isa ang sanhi ng misfire.
Babagsak ang performance ng sasakyan at lalala lang ng lalala kung patuloy na hindi nariresolba ang nagdudulot ng misfire. Ayan lamang sa ngayon. Kung nag-enjoy ka at namangha, huwag kalimutang mag-iwan ng thumbs up at i-share sa pamilya at mga kaibigan upang magsilbing tanglaw tungo sa kaalaman. Takits! Bum 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 bum